lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, Teacher Lens TV. So sa vlog na ito guys, pag-aaralan natin o pag-uusapan natin kung paano nga ba ma-rule out o ma-diagnose ang isang individual kung mayroon nga bang ADHD o wala. Kaya kung bago ka pa sa YouTube na to, please subscribe, Teacher Lens TV. Kung paano nga ba ma-rule out kung ang isang individual ay merong ADHD o wala, meron po tayong tinatawag na formal at informal assessment. Ang formal assessment po ay kadalasan ginagawa lamang po ng mga doctors, ng mga clinical psychologists, developmental pediatrician, o ng mga psychiatrist natin o ng mga therapist natin. Kadalasan ang formal assessment po ay may bayad at meron itong manual na sinusunod. Kung ano man po ang nakasulat sa manual na ito, ng ating formal assessment, hindi po ito pwedeng ibahin, hindi po ito pwedeng i-alter, sapagkat kung hindi po natin nasunod kung ano man ang nasa manual, may iba po ang magiging resulta ng ating assessment. Ibig sabihin po, mawawala po ang reliability o kaya ng validity ng isang assessment. Ilan sa mga halimbawa ng formal assessment ay ang tinatawag nating Vinland Social Maturity Scale. Ano nga ba ang Vinland Social Maturity Scale? Ito po ay isang formal assessment upang malaman po ang social competence ng isang individual. Pangalawa pong formal assessment na ginagamit po para ma-diagnose o ma-rule out ang isang individual kung mayroong ADHD ay ang tinatawag nating Attention Deficit Hyperactive Tests. Sa test po na ito, nakikita po, nalalaman po ang hyperactivity, inattention, at impulsivity ng isang individual. Ulitin ko po ang mga posibleng pwedeng gamitin na formal assessment para ma-rule out po o ma-diagnose kung ang isang bata or individual ay mayroong ADHD. Una po ay ang Vinland Social Maturity Scale. Pangalawa po ay ang tinatawag nating Attention Deficit Hyperactive Test. Ano naman ang mga informal assessments na pwedeng gamitin ng mga guro o kaya ng mga magulang natin o kaya ng mga caregivers? Marami po tayong mga informal assessments. Isa sa mga halimbawa po ng informal assessment ay ang tinatawag nating MECAMS Developmental Language Scale. Sa MECAMS Developmental Language Scale, nakikita po natin kapag ang isang individual ay may advancement o kaya delays in terms of language skill. Meron din po tayong tinatawag na EQUAL, Shanker Reading Inventory. Ulitin ko po, EQUAL, Shanker Reading Inventory. Ayan. At ang pangatlo po ay ang tinatawag nating School Function Assessment. Behavioral checklist, meron din po tayo. Again, nakikita po dito kung ano nga pa ang behavior na ipinapakita ng isang bata sa classroom o kaya kapag nagkakaroon ng discussion o kaya ng klase. Again po, para ma-roll out po natin kung ang isang bata or individual ay mayroong ADHD, mayroon po tayong tinatawag na formal at informal assessment. Assessment, marami po tayo niyan, pero ang mga sinabi ko lamang po ay ilan lamang po sa mga halimbawa. Among those assessments, ang the best po ay ang formal assessment. Mahalaga po na kapag po nakikitaan natin ng mga manifestations ng ADHD, ang isang individual, napakahalaga po na meron po siyang formal assessment. So, yun lamang sa araw na ito, yun lamang sa vlog na ito. I hope that you learn a lot. Kung hindi ka pa, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe. Paalam! Meron din po tayong tinatawag na EQUAL. Shanker Reading Inventory. Ulitin ko po, EQUAL